what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Milechon. Tayo muli dito sa ating video reaction o sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Pinoy News TV. Subscribe ka dyan mga kabalita. At ito na nga mga kabalita, hala, Duterte, sinampulan si Romualdez. Grabe, lumabas ang tunay na kulay. Martin Pumalag, Sandro, BP Sara. At yung play na natin kung lalaman na to. Sa kapangalan ng bayan, tatayo ako laban sa sinuman na mananakas sa atin. Sa kapangalan ng bayan, tatayo ako laban sa sinuman na mananakas sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Itintik ako tayong lahat para sa kapangalan ng bayan. Si Speaker Martin Romualdez, isa pong madramang speech, may drama din pong naganap. Mukhang nagmatapang na po ang buong kongreso laban po sa hindi nila pinapangalanan na nananakot, no? Hindi nila pinapangalanan pangalanan na nagbabanta sa isa nilang sa kapwa nila kongresista na hindi rin natin pangangalanan si Castro. Okay. Pati po si Sandro Marcos ay nakisama na po sa pag-atake. Ang sinabi ng batang-batang si Sandro Marcos. Nagalit po si Martin. Napakatapang po ng mga binibitawan po na pananalita ngayon ni Martin. Kasama na po si Sandro na pinagtatanggol nila ang House of Representatives. Parang api, no? Victim. Sila po yung biktima dito, sila yung kinawawa, sila yung parang pinagtutulungan. Ang dami po nyo, 300 kayo. Kakamping nyo po yung media, kakamping nyo po yung mga dilawan, kakamping nyo po yung mga kakamping, kakamping nyo po yung makabayan black. Ang nag-iisa po talaga si Sara Duterte. Okay, i-trace lang po natin, baka nakakalimot po yung mga congressman. Kailan po sinabi yan ni Pangulong Duterte? Kailan lang yan, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, October yan. Pero tinitrace ko po yung balita, kailan po nagsimula. Sino po ba nagpasimula na lahat? Si Pangulong Duterte? Hindi po. Definitely, pag timetable po ang gagawin natin, pag titignan po natin yung timeline, late na po si Pangulong Duterte. Di ba? Kaya po siya nagsalita. Ano yung sabi ni Pangulong Duterte? You humiliated my daughter. Di ba? Pinahiya ninyo, pinagmukha ninyo si Sara Duterte na magnanakaw. Kaya po nakapagsalita yan. Yan po, naunawa namin si Pangulong Duterte. Talaga naman sinabi niya yan, pinakabulok. No? Ine-stress po natin, the most rotten government agency. Agency, basta ganun. No? Yan po reaction sa ginawa ninyo sa kanyang anak. Yung pangwawalang hiya ng Congress. Yung pangwawalang hiya ng House of Representatives kay Sara Duterte. Yung pinalabas ninyo na parang napakasama ng magkaroon ng pagkakaroon ng confidential fund. Dahil lamang sa atake ni Castro. Sino po ba? Si Castro po ba ay biktima? Si Castro po ba ay napag-initan lang ni Pangulong Duterte? Sino po ba talaga nagpasimula? Ang timetable po niyan, 2 weeks ago o 3 weeks ago lang, yung mga binitawan na pananalita ni Pangulong Duterte. Pero bago po yan, no, alam na alam po natin, tinignan ko po yung mga unang balita. Ano po yung unang balita tungkol dyan? Ha? I-refresh lang po natin, ha? Ang una pong nagsabi, na una pong sinabi ni Representative Castro na si Sara Duterte po ay binigyan ng illegal na pondo ng gobyerno. No? Ang dami pong pinaratangan ni Castro, pati nga po yung nagtatanggol noon. O, yung first part po, yung hindi pa po kayo, yung hindi nyo pa pinagtulungan si Sara Duterte. No? Hindi pa kayo nakikisama. Si Kimbo, pinagtatanggol niya pa yung budget ni Sara Duterte. Ano ang sabi ni Castro kay Kimbo? Nagpapalaganap si Kimbo ng
ng ano sabi niya ng misinformation. Dahil yung budget daw ni ng Vice President ay illegal, sabi ni Castro. Unconstitutional. Pero buong akala ni Inday Sara Duterte, dahil bahagi siya ng super majority, akala niya bahagi siya ng unit team. Na kayo diyan sa House of Representatives, no? Buong tiwala si Sara Duterte na sinabi niya. Akala niya siya yung kakampihan ninyo. Eh hindi, ang kinampihan po ninyo si Castro. Yan po yun. Pina-attend ninyo ng hearing ang Vice President, pinasagot ninyo ng mga katanungan, pati po dun sa plenary debate, naroon pa rin po si Sara Duterte. No? Nag-o-observe, naroon para sagutin yung mga katanungan na hindi kayang sagutin ng mga sponsor ng kanyang budget. Binastos ninyo sa Kongreso si Sara Duterte. Yun po ang reaksyon ni Tatay Digong. Ngayon, kayo na ngayon na threaten. Kayo na ngayon yung inapi. Yung 300 strong, no? Na nagpasa. Na wag nang bigyan ng confidential fund. Alam po ninyo, kung yan po ay hindi nyo sinalang, hindi po napahiya yung Vice President. Pinahiyanin nyo dahil sa ambisyon. Huwag na tayo magliman dito. Huwag nyo sabihin hindi kayo tatakbo. Nino ko lang. Dahil po sa ambisyon. Kasi hodang masira ang mga pinaghirapan. Kahit na kasama si Pangulong, nakalimutan nyo. Nakasalang yung anong uri ng unit team, ha? Yung Vice President mo ay handa mong ipahiya sa mundo. Na pinaasa mo na pinagtatanggol niya yung budget niya, lahat ng katanungan, kasagutan, sinasagot. Kahit na mabastos pa ng mga bastos na congressman. Nariyan pa rin si Sara Duterte. Eh kung sinabi nyo na lang sana na BP, pasensya ka na, hindi na namin. Hindi na atin yung ali. Hindi, pinagmukanin yung tanga. Pinagmukanin yung tanga. Yung aming Vice President. Ngayon kayo na ang api. Ngayon kayo na yung naninindigan. No? Dahil tinakot si Castro. Ano yung sinabi ni Castro na sinabihan niya na illegal yung ginagawa ng presidente at vice president? Wala lang sa inyo? Hindi pambabastos yun? Kapwa nyo congressman, inakusahan yung presidente at vice president na illegal yung ginawang pagtatransfer. Diyan po nag-ugat yan eh. Paghanap nila ng illegal yung ginagawa ng Pangulo at ng pangalawang Pangulo, sinakyan nyo na lang ng mga congressman. Sumakay lang kayo lahat. Ngayon, kayo nang inapi ni Pangulong Duterte. Yung isang walang kapangyarihan, yung retiradong presidente ng Pilipinas. Kayo pang inapi dahil sinabihan, no? Sinabihan kayo na pinakakurap o pinakaratin, pinakabulok ang inyong institusyon. Pwede nyo naman pampanayan na hindi kayo bulok. Di ba? Nagbigay naman ang hinahanap sa inyo. Eh kung pinagbigay nyo, hindi na kayo bulok. Kinwestiyon ng congressman, isang congressman o tatlong congressman yung confidential fund ni Sara Duterte, tinanggal ninyo. Kino-question ng taong bayan yung inyong extra terrestrial, extra judicial, extra kung ano man ng tawag dyan. Hindi nyo rin tinatanggal pa rin. Kung bawal po ang confidential fund, bakit 90% ng ating mga mayor at congress mayor at mga gobernador may confidential fund? Tinanggal nyo po ba?
gumawa po ba kayo ng batas na bawal na mag-confidential fund? Hindi po. Hindi ninyo tinalakay sa Kongreso yung confidential fund, na may confidential fund din yung mga mayor at mga gobernador. Parang talagang si VP Sara lang, yung confidential fund lang ni VP Sara ang yung tinarget. Ngayon, nung pumalag yung ama, siya na ngayon ang masama. Siya na ngayon ang may kasalanan. Yun lang. Kinasuhan nyo na. Nagkaso na yung congressman. Hindi pa rin sapat sa inyo. Kinakailangan yung gumawa na resolusyon para ipagtanggol ninyo. Ipagtanggol si Tatay Digong, si Castro pa rin, kahit na may sampa ng kaso. Hindi po. Para ipakita ninyo sa buong Pilipinas, sa lahat ng tao sa Pilipinas, na kami ang pinakamakapangyarihan. At yan nga, ilang patungkol ng mga pahayag at balita dyan, no, mga kabalita natin, na kung saan, ito nga, yung nga patungkol nga kay Inday VP Sara, na kung saan talagang yung nga pagkakapahiya, na kung saan pinapunta nga sa Kongreso para lamang ipahiya o talagang ipagtulungan itong si Inday VP Sara. Kaya nga itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang naging responde nga dito nga sa kanyang anak na talaga nga dito hindi niya tanggap na tila nga ba pinagtulungan at pinahiya lamang ang kanyang anak, no, dyan nga sa Kongreso, na kung saan yung patungkol nga sa confidential fund na ibinabato laban nga o dinidiin dito sa ating Vice Presidente nga. Ito yung nagiging tila nga ba hindi maganda nga naging tugon, no, ng ating dating Pangulo nga Rodrigo Duterte dahil nga sa mga tila nga ba bintang o mga pahayag ukol nga rito na talagang mga tirada patungkol nga kay Inday VP Sara. Kaya etong si dating Pangulong Rodrigo Duterte talagang niresbakan nga itong Kongreso at ngayon nga itila nga ba nabaliktad. Na dito nga ipinapahayag nga ni Badong Aratilis na parang ang Kongreso na nga daw umano ngayon ng dehado o yung talagang itila nga ba nabaliktad dito na sila nga yung kawawa itong Kongreso nga dahil nga sa ginawa ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Na ngayon simpleng mamaya na lang at talagang retirado nga pagka-presidente na nga lang, mga kabalita natin. Subalit nga tila nga ba itong Kongreso parang aping-api sa ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at tuluyang kinasuhan nga itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte nga dahil nga siyempre sa kanyang mga naging pahayag o yung kanyang tila nga ba pagprotekta nga dito kay Inday VP Sara dahil sa tila nga ba kaluwat ka ng banat at batikos ang natatamo. Dahil nga sa confidential fund na talagang ginagamit umano ito na nga ganun kabilis daw umano, mga kabalita natin. At ito nga ang hindi tanggap lalong-lalo na ng mga kritiko o yung mga bumabanat nga kay Inday VP Sara. At ito yung tinutugon nila, yung nga kaliwat ka na nga talagang paninira o pagpapabagsak, no, sa ating Vice Presidente. Kaya itong ating dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi na nakatiis at tuluyan na nga binanatan itong mga tila nga ba bumabanat. Napatuloy nga hindi tinitigilan si Inday VP Sara kaya yung ating dating Pangulo patuloy din na talagang bumanat dito sa kanila at tila nga ba ngayon nabaliktad na sila ang talagang argabyado at aping-api sa naging sitwasyon na yan, mga kabalita natin. At yung iba pang mga patungkol ng mga pahayag at balita dyan at kayo, kailan bahala nga magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at magsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Pinoy News TV. Subscribe kayo dyan, mga kabalita. At yun, mga kabalita, tumalang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.